So ngayong araw ako'y magbabahagi ng isang kwento na pinamagatan ng lamat ng saging. Ito'y sinulat ni Jim Lloyd. Noong unang panahon ay may isang napakagandang prinsesa kaya siya ay tinawag ng Mariyang Maganda. Ang kanilang kaharian ay malapit na isang maliit na gubat na kung saan ay malayang nakapagmamasyal ang mayuning kagandahan. Ang gubat ay puno ng iba't ibang magagandang makukulay at mababangong halaman, iba't ibang na namumulaklak na kagawian ng prinsesang mamitas at mamasyal sa tila pang perpektong harden para lamang sa isang prinsesang katulad niya. Isang araw, sa kanyang pamamasyal ay may nakilala siyang isang bagong mukha. Isang makisig na binata na halos kaedad din ng magandang prinsesa. May kakaibang nararamdaman ang prinsesa sa makisig na binata na iyon. Higit sa kalaman ng prinsesa, gayon din ang nararamdaman ng bagong kakilala sa kanya. Nagpakilala ang binata bilang isang prinsipe ng isang malayo at kaibang kaharian. Araw-araw nagkita at nagkasama ang dalawa sa kagubatan hanggang sa magtapat ang prinsipe sa dalaga ng kanyang pag-ibig na lumugod namang tinanggap ng prinsesa dahil sa parehas nitong nararamdaman. Next. Habang sila ay magkasamang namamasyal sa kagubatan, ay nagpasya ang silang maggulaya sa ilalim ng mabangong halaman at madalas ipagmalaki ng prinsesa. Hindi maipagkakain lang maganda ang bulaklak na halaman ito. Mariyang Maganda, ngunit hindi na mas maganda at mabango ang mga halaman at bulaklak sa aming kaharian. Sambit ng isang prinsipe habang hinahaplos ang pisngi ng iniirog. Bakit saan ba ang iyong kaharian? Lambingin ng tunog ng prinsesa. Ang aming kaharian ay hindi kanyang marating ng tao. May katawang lupa. Ang mayrawagang pagsagot ng prinsipe, tila ba nag-aagam-agam? Bakit hindi? Ang nagtigalang pagtatanong ni Mariyang Maganda habang pinagmasdan at ang malungkot na mukha ng prinsipe kanyang iniibig. Kailan ko nang bumalik sa aming kaharian dahil kung hindi ay hindi na tayo muling magkikita pa. Dahil sana kitang isama, subalit hindi talaga maaari ang mga kagaya ninyo sa aming kaharian. Paalam na irog. Nais ko sanang magkita tayo muli dito sa halamang ito. Mayayamang gabi. Hintayin kita pagtanggis ng prinsesang nalulungkot sa paglisan ng kanyang minamahal. Sisikapin ko, irog, pangako ng prinsipe kay Mariyang Maganda. Nang gabing iyon ay hinintay ni Mariyang Maganda ang kanyang iniirog. Bago pa maghating gabi, dumating nga ang prinsipe at tubos na nalugod sa ang nag-aalangang prinsesa.
naghawak kamay silang namasyal sa gubat ng magandang halaman na ang buwan at mga bituin ang tumataglaw sa kanilang dinadaanan, kung ano-ano ang kanilang pinag-usapan, hanggang sa bigla na lang napabalikwas ang prinsipe na tila ba may tumatawag sa kanya. Kailangan ko nang lumisan, mahal ko. Hindi ako maaaring abutan ng ating gabi. Kapag hindi ako umalis ngayon, ay hindi na ako makakabalik sa amin. Iyon ang pagkakatandaan na ikaw lamang ang aking iniibig. At ginawaran ng isang matamis na halik ang labi na naguguluhan ni Mariang Maganda. Hindi matanggap na malisan sa kanya ang iniibig na mahigpit niyang ginahawakan ang kamay ng prinsipe. Pilit mang hinila ni prinsipe ang kamay, ay hindi ito magawang makawala sa pagkakahawak ng prinsesa. Sa kanilang paghihinlahan ay bigla na lamang naglaho ang parambula ang prinsipe, ngunit naiwan sa kamay ng prinsesa ang dalawang putol na kamay ni prinsipe. Sa takot ay nabalikwas ni prinsesa at itinungo ang isang malapit na hukay. Doon itinapon at ibinaon ni Mariang Maganda ang mahiwagang kamay at kanyang itinawag na hirog. Muling nagbalik ang prinsesa sa kagubatan matapos ng ilang araw para makita halaman ng may kakibang halaman na tumubo kung saan niya ibinaon ang mahiwagang kamay ng prinsipe. Malalapad ang mga dahon at ng halaman na ito at walang mga sanga. Matapos ng ilang araw, ito ay namulaklak. Araw-araw na bumalik ang prinsesa sa kagubatan hanggang ang bulaklak ay napalitan ng bunga. Ang bunga ng kakaibang halaman at tila ba kamay ng iimbita, ito ang kauna-unahang saging. At yun lang po. Maraming salamat.